Sa mga gusto po manalo ng Realme C25S, ayan po. At saka ito pong Realme Buds Classic. Ayan, sa mga gusto po manalo nito ay subscribe po natin si Inay Maldita Vlogs. Ayan, ilalagay ko po sa ating description at comment section ang kanya pong YouTube channel link. Ayan po, isubscribe nyo po yan and then mag-comment po kayo sa isa sa video niya ng Jake Magnus TV. At doon po ako pipili ng mananalo ng Realme C25S at saka po itong Realme Buds, ayan, Classic. Or di kaya naman, kung ayaw nyo po ng cellphone, pwede po natin gawin na 10,000 cash po. Ano po, dun po tayo pipili ng mananalo. Kaya ano pa po ang hinihintay nyo, isubscribe nyo na po si Inay, ayan, Maldita Vlogs. Ayan po, ilalagay ko po sa comment section and then sa description yung kanyang YouTube channel. Ayan, maraming salamat po. Habang patuloy na nag-iisip itong si Albert Rivera, ay bigla namang pumasok sa kanyang isipan ang pangmamaliit sa kanya nitong si Arturo Padua at kung paano sila pagsalitaan ng hindi maganda nitong si Arturo. Sa kabilang banda naman, habang patuloy pa rin niyang iniisip ni Albert Rivera, ay naaalala niya lamang kung gaano kasama sa kanila itong si Arturo Padua at kung gaano sila utos-utusan ng taong ito. At doon na nga sa pagkakataong yon ay lumapit naman itong si Alcantara at si Pabia. At doon na nga sinabi nitong si Albert na pupunta itong si Arturo Padua sa kanila at baka magtatanong ito tungkol sa security na hinihingi nitong si Arturo Padua. At doon na nga sumagot itong si Alcantara at sinabi ni Alcantara dito kay Albert na baka mamaliitin lamang ulit sila nitong si Arturo Padua. Ganon din itong si Pabia. Ngunit sumagot itong si Albert Rivera na kapag ka nangyari yon ay tiisin na lamang muna nila pansamantala. At pag wala na silang pakinabang dito kay Arturo Padua ay isusunod na nila ito kay Jacob Serrano. At doon na nga sa pagkakataong yon ay buong buo na ang loob itong si Albert Rivera para patayin itong si Arturo Padua. Sa kabilang banda naman, habang itong si Lito Balmoria ay nag-iisip ng paraan kung paano nga ba malalaman kung saan ang lokasyon na magaganap na transaksyon itong si Renato Hipolito, ay dumating naman na itong si Winston at sinabi dito kay Lito Balmoria na wala pa silang balita at napakahirap hanapin ang balita tungkol sa magaganap na transaksyon itong si Renato Hipolito. At una nga sa pagkakataong yon ay napasabi si Lito sa kanyang sarili na bakit ang hirap gilapin ng transaksyon nitong si Renato Hipolito. Para bang nagtatago ito at parang ang tahimik nito ngayon. Ngunit hindi ito makakalusot sa mga tauhan nitong si Lito Balmoria at gagawin lahat ng mga tauhan niya malaman lamang kung saan magaganap ang transaksyon nitong si Renato Hipolito para masabotahin nila. At doon na nga sa pagkakataong yun ay nag-iisip din itong si Albert Rivera kung paano nga ba masasabotahin ang plano na paglusob nitong si Lito Balmoria sa transaksyon nitong si Renato Hipolito at kung paano niya nga ba madadakip itong si Lito Balmoria ng napakadali. At doon na nga sa pagkakataong yon, habang iniisip pa rin ni Albert Rivera ay nanggigigil ito. Sa kabilang banda naman, tumating na nga itong si Arturo Padua dito sa opisina ng mga Black Ops at kinausap niya itong si Albert Rivera maging itong si Alcantara at Pabia. At doon na nga sinabi nitong si Arturo Padua na sa sobrang tagal niya nang pumupunta dito sa opisina ng Black Ops ay nakikilala niya na ang mga pangalan maging ang tauhan itong si Albert Rivera. At doon na nga sa pagkakataong yon ay nag-uusap na itong mga ito at tinanong nitong si Albert Rivera kung ano nga ba ang kailangan na itong si Arturo Padua sa kanila. Bakit ito nagpupupunta pa doon? Ngunit sumagot itong si Arturo Padua, nakakamusta na yung security na hinihingi niya. Kailangan na niya yon. Kailangan maasikaso na yon sa lalot madaling panahon. At doon na nga nagsimula na umoo itong si Albert Rivera. At habang magkausap pa nga rin itong si Arturo Padua maging itong si Albert Rivera sa harapan itong si Alcantara at Pabia, ay sinabi nitong si Arturo Padua dito kay Albert na kapag kami titirahin sila sa sunod na malaki at high profile na tao at kriminal ay sabihin muna dito kay Arturo Padua para hindi ito nakakasagasa ang mga ito. At doon nga sa pagkakataong yon ay bumalik sa nakaraan itong si Albert Rivera at inisip niya sa kanyang sarili na pinagbabalakan nilang isunod itong si Lito Balmoria. At doon nga sa pagkakataong yon ay walang balak na sabihin itong si Albert Rivera dito kay Arturo Padua ang kanyang susunod na plano na pagtugis dito kay Lito Balmoria. At doon na rin sa pagkakataong yon ay sinabi nitong si Arturo Padua dito kay Albert Rivera na total naman ay walang gagawin itong mga Black Ops. Bakit hindi nila pagtuunan ng pansin na mahuli at mahanap itong si Cardo Dalisay? Bakit hindi nila makita-kita itong si Cardo Dalisay? Ano ba ang pinaggagawa nitong mga Black Ops na ito? At doon na rin sa pagkakataong yon ay papaalis na itong si Arturo Padua pagkatapos niyang sabihin yon. Ngunit huminto pa rin itong si Arturo Padua at sinabi dito kay Albert Rivera na kailangan bilis-bilisan na itong si Albert Rivera. Masyadong makukupad na mga ito at
tila parang nawawalan na ito ng silbi. At doon na rin sa pagkakataong yung pagkatalikod itong si Arturo Padua ay biglang nanggigigil itong si Albert Dibela at sinabi sa kanyang sarili na huwag siyang sagarin itong si Arturo Padua. Konting-konting panahon na lamang ay malapit na siyang mapuno dito kay Arturo at isusunod niya na talaga ito kay Jacob Serrano. At doon na rin sa pagkakataong yun ay tahimik lamang na nakatingin ito sa pag-alis itong si Arturo Padua. Sa kabilang banda naman, habang itong si Ellen at si Mariano ay nagkita na nga at ipinakita na itong si Mariano ang napakagandang bahay at napakalawak na swimming pool dito kay Ellen, ay naliliita naman itong si Ellen sa ipinakitang bahay nitong si Mariano. At doon na rin sa pagkakataong yun ay sinabi itong si Mariano na pagtsagaan muna ni Ellen ang bahay na yun. Napakalawak ng compound at napakarami ng pagpipilian itong si Ellen. At doon na rin nagsimula na isama nitong si Mariano sa kanyang bahay naman itong si Ellen. At doon na rin sinabi ni Mariano na bago ang kanyang kama, mapapakinabangan nilang dalawa yon at pwede nilang subukan agad-agad. At doon na nga nagsimula na may mangyaring muli dito kay Ellen at kay Mariano. Sa kabilang banda naman, habang itong si Cassandra ay naghihintay pa rin sa pagdating nitong si Mariano, ay iniisip naman ni Cassandra na napakawalang kwenta nitong si Mariano. Bakit hinayaan ni Cassandra na may mangyari sa kanilang dalawa? At doon na rin sa pagkakataong yun ay sinabi ni Cassandra na kung alam lamang niya na maraming pera itong si Lily na ibibigay sa kanya, ay dapat na mas nilakihan niya ang hiningi niya dito kay Lily para nang sa ganon ay hindi siya lugi pagkat pinagbuntis niya itong batang tot. Dahil ang may dudulot sa kanya ng batang yon ay magiging impyerno lamang ang kanyang buhay, maging dito kay Mariano. Sa kabilang banda naman, habang gumagawa ng ilaw itong si Ambot, ang totoong presidente, ay dumating naman itong si Elizabeth na maraming dalang karton. At doon na nga nagsimula na ilatad ni Elizabeth ang mga karton sa isang papag at pinahiga nila ang presidente. At doon na rin nagsimula na mag-usap si Ambot Elizabeth at sinabi nitong si Elizabeth dito kay Ambo na natatakot siyang tumulog. Baka kasi pagka tumulog siya ay biglang dumating ang mga tauhan nitong si Lily at nitong si Renato at baka hulihin sila. Ngunit sumagot itong si Ambo na magdamag siyang magbabantay at siya ang bahala dito kay Elizabeth at sa totoong presidente. At doon na nga sa pagkakataong yun ay napanatag ang loob nitong si Elizabeth at kaagad naman itong natulog. Sa kabilang banda naman, habang may narinig nga na kaluskos itong si Ambo ay kaagad naman itong nagpunta. At doon na nga aksidente na may humawak sa kanyang likuran na akala niya ay kalaban niya. Samantala, habang tumatakbo nga ang kamukha nitong si Ambo at tila takot na takot, ay binaril naman ito ni Agustus ng walang awa. At nang nakita niya nga na hindi ito si Ambo, ay mas lalo itong nagalit at pinaputukan nito lalo ang katulad ni Ambo na tumatakbo. Sa inyong palagay, sino kaya ang tao na kumulbet sa likuran nitong si Ambo? Ito kaya ay ang presidente dahil sa nagising ito dulot ng masamang panaginip? Or di naman kaya si Agustus at mga tauhan ni Lily na balak kulihin at patayin itong si Ambo? Maging itong si Elizabeth, dito na ba mamimiligro ang buhay ng totoong presidente maging nitong si Ambot Elizabeth? At dito na rin kaya matatapos ang buhay nitong si Arturo Padua dahil sa pinagbabalakan na ito ni Albert Dibela na itumba? Well, yan yung kapanaparabik na dapat nating atabayan sa ang probinsyano. At kung ikaw ay may komento at gusto sabihin sa video na ito, ay maaaring i-comment yun na lamang po sa ating comment section. At huwag nyo na rin pong unimutang mag-like, share, and mag-subscribe. Hit nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa panibago nating upload. Isang like at isang subscribe nyo lamang po sapat na. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo parati. Magnus TV at handa kang ipaglaban. May takbuhan ka kapag ginusto mo. Meron kang makakausap sa oras na magulo. Tutulungan ka basta ikaw ay inargabyado. Meron din niya kukonsintihin mga mali mo. Batanggenyong walang inuurungan. Handang humarap, handang makipagsagutan. Tutulungan niya ang mga naaapi.